Bata. Ako si Ma'am Frances, ang matuwaing guro na makakasama nyo upang matulungan kayo na maunawaan ang ating aralin sa matematika. Alam kong excited na kayo mga bata, kaya naman ihanda na ang inyong lapis at papel. Bago tayo magsimula sa bagong aralin, tayo muna'y magbalik-aral. Paghambingin ang mga sumusunod na pera gamit ang simbolo na greater than, less than, o equal to. Isulat ang sagot sa inyong papel. Para sa unang bilang, ano ang iyong sagot? Kung ang sagot mo ay equal to, tama ka! Para sa ikalawang bilang naman, ano ang iyong sagot? Tama ang iyong sagot kung ang isinulat mo ay less than. Para sa ikatlong bilang naman, ano ang iyong sagot? Kung ang sagot mo ay greater than, tama ka ulit. Sa ikaapat na bilang naman, ano ang iyong sagot? Ang sagot mo ba ay greater than? Kung oo, tama ka na naman. At para sa ikalimang bilang, ano ang iyong sagot? Kung ang sagot mo ay equal to, tama ka! Tama ba ang sagot mo sa lahat ng bilang? Kung oo, mahusay! Kaya mo nang paghambingin ang mga pera gamit ang simbolo ng greater than, less than, o equal to. Maaari na tayong magsimula sa ating bagong aralin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Araw-araw ay kailangang magbilang. Kaya naman sa matematika, dapat ay may alam. Tulad ng pagbabasa sa numero ng orasan. O kaya naman kung may sobrang supi sa tindahan. Tara, magbilang na tayo! Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu! Skip counting naman! Sampu, dalawampu, tatlumpu, apatnapu, limampu, animnapu, pitumpu, walumpu, siyamnapu, isang daan! Taasan na natin! Isang daan, dalawang daan, tatlong daan, apat na raan, limang daan, anim na raan, pitong daan, walong daan, siyam na raan, 1,000! Araw-araw ay kailangang magbilang. Kaya naman sa matematika, dapat ay may alam. Alisin ang takot, halika nang matuto sa matu. Tara, magbilang ulit tayo! Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Isa pa! Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Siyam, sampu! Mayroon akong dalawang kahon dito sa aking harapan. Nice nyo bang makita kung ano ang laman ng mga ito? Tara, tignan natin! Ano ang laman ng mga kahon? Tama! Ito ay may laman na mga bola. Ilang bola ang laman ng unang kahon? Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima,
anim, pito, walo, siyam, sampu. May laman na 10 bola ang unang kahon. Ilan namang bola ang laman ng pangalawang kahon? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. May 6 na bola sa pangalawang kahon. Ilan ang kabuuang bilang ng mga bola? Tara, magbilang ulit tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ang kabuuang bilang ng mga bola ay 16. Ano ang ginawa natin upang malaman ang kabuuang bilang ng mga bola? Tama! Atin itong pinagsama-sama o dinagdag natin ang bilang ng mga bola sa unang kahon sa bilang ng bola sa ikalawang kahon. Ang tawag sa paraan na pagsasama-sama o pagdaragdag ay addition. Ito ay addition sentence. Ang mga bilang na ating pinagsasama-sama ay tinatawag na addends. Tayo ay gumagamit ng simbolo na plus upang makuha ang hinahanap na kabuuan o sagot na tinatawag naman na sum. Paano kung pagpalitin natin ng pwesto ang mga bilang ng bola sa kahon? Parehas pa rin ba ang magiging sagot? Tama! Parehas pa rin ang sagot nito. Ang tawag dito ay commutative property of addition, na kahit pagpalitin ng pwesto o posisyon ng addends sa addition sentence, hindi nagbabago ang sum nito. Kagaya nito, 5, dagdagan ng 2, ang sagot ay 7. Kahit pagpalitin natin ng pwesto ang addends at magiging 2, dagdagan ng 5, ang sagot pa rin ay 7. Kung kaya naman, ang 5 dagdagan ng 2 ay kaparehas ng 2 dagdagan ng 5. Tingnan naman natin ang laman ng susunod na mga kahon. Ano ang napansin mo? Ang isang kahon ay walang laman, samantalang ang ikalawang kahon naman ay may laman na t-shirt. Ilang t-shirt ang laman ng ikalawang kahon? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5. Ito ay may 5 t-shirt. Ano ang kabuuang bilang ng t-shirt? Tama! 5 ang kabuuang bilang ng t-shirt dahil ang isang kahon ay walang laman o 0. Kung kaya't walang nadagdag sa bilang ito. Ang tawag dito ay identity o zero property of addition, na kung saan ang isa sa addends ay 0 at anumang bilang ang idagdag sa 0, ang sum o sagot ay ang bilang pa rin. Kagaya ng 20 dagdagan ng 0, ang sagot ay 20. At 0 dagdagan ng 100, ang sagot ay 100. Narito naman ang susunod na mga kahon. Ilang kahon ang nakikita mo? Tama! Tayo ay mayroong 3 kahon. Tingnan naman natin kung ano ang laman ng mga ito. Ano ang laman ng mga kahon? Ang mga kahon ay may laman ng mga sombrero. Ilang sombrero ang laman ng unang kahon? Ito ay may 4 na sombrero. Ilan naman ang laman ng ikalawang kahon? Ang ikalawang kahon ay may 2 sombrero. At ilan ang laman ng ikatlong kahon? Ito ay may laman na 3 sombrero. Kuhain natin ang kabuuang bilang ng sombrero. Atin munang pagsamahin ang laman ng una at ikalawang kahon. Lagyan natin ng open parenthesis bago ang 4 at
at close parenthesis naman pagkatapos ng dalawa. Ano ang sagot ng mga bilang na nasa parenthesis? Tama! 6. Idaragdag naman natin dito sa 3. Ano ang kabuuang bilang ng sombrero? Ang kabuuang bilang ng mga sombrero ay 9. Paano naman kung ating papangkatin ang mga sombrero base sa kanilang kulay upang makuha natin ang kabuuang bilang ng mga sombrero? Parehas pa rin ba ang magiging sagot? Tingnan natin! Ano ang mga kulay ng sombrero? Tayo ay may pula at asul na mga sombrero. Ilan ang pulang sombrero? 1, 2, 3, 4. Tayo ay may 4 na pulang sombrero. Isulat natin ang 4. Dahil ang ikalawa at ikatlong kahon ay may kulay asul na sombrero, ang mga bilang nito ang ating ipapangkat gamit ang parenthesis. Pagsamahin natin ang bilang na ito. Ilan lahat ang asul na sombrero? 2 + 3 = 5. Tama! 5! Ngayon naman ay pagsamahin natin ang 4 at 5. Ano ang kabuuang bilang ng mga sombrero? Ang sagot ay 9. 9 pa rin ang magiging sagot kahit na iniba natin ang pagpapangkat sa mga addends. Kung kaya ang nakaparenthesis na 4 dagdagan ng 2 sa kada dagdagan ng 3 ay kaparehas o equal sa 4 dagdagan ng nakaparenthesis na 2 na dadagdagan ng 3. Ang tawag dito ay associative property of addition. Ito ay merong 3 o higit pang addends at ang 2 addends ay pinapangkat sa pamamagitan ng close and open parenthesis saka idaragdag ang iba pang addends. Nagpapakita rin ito na hindi maapektuhan ang sum, magbago-bago man ang pangkat ng mga ito. Ano-ano nga ulit ang mga property of addition? Ang mga property of addition ay commutative property, identity o zero property, at associative property. Ngayon naman ay subukin natin kung naunawaan nyo ang mga ito. Ihanda na ang inyong lapis at papel at sagutan natin ang isang gawain. Para sa unang bilang, ano ang pinapakitang property of addition? Kung ang sagot mo ay commutative property, tama ka! Para sa ikalawang bilang, ano ang pinapakitang property of addition ng mathematical sentence sa ito? Kung ang sagot mo ay associative property, tama! Para sa ikatlong bilang naman, ano ang pinapakitang property of addition ng mathematical sentence sa ito? Ang tamang sagot ay commutative property. Magaling! Para sa ika-apat na bilang, ano naman ang pinapakitang property of addition ng mathematical sentence na ito? Kung ang sagot mo ay identity o zero property, tama ka ulit! Para sa ika-limang bilang, ano ang pinapakitang property of addition? Kung ang sagot mo ay associative property, tama!
Tama ba ang sagot mo sa lahat ng bilang? Kung oo, mahusay! Kaya mo nang tukuyin ang iba't ibang properties of addition. Kung hindi naman, huwag mag-alala dahil may hinanda pa akong ibang gawain upang matutuhan mo ang ating aralin. Ngayon ay makinig muna tayo sa isang kwento. Oras na para sa ating mat kwentuhan. Isang araw, nagpunta ng plaza sina Alex at Mark. Maraming kainan at mga palaruan silang nakita roon. Sa bawat laro ay makakakuha ka ng tiket pag ikaw ay nanalo. Ang bilang ng mga tiket ay may kapalit na laruan. Si Alex ay nakaipon ng 50 piraso ng tiket galing sa mga laro na kanyang napanalunan. Samantalang si Mark naman ay malungkot dahil wala siyang nakuhang tiket. Kung kaya't naisip ni Alex, nabigyan na lamang si Mark ng tiket upang makakuha rin siya ng laruan. Pinapalitan nila ang kanilang mga tiket. Si Alex ay nakakuha ng robot at si Mark naman ay nakakuha ng bola. Bilang pasasalamat kay Alex, inaya ni Mark na maglaro sila ni Alex ng basketball. Sa unang laro ay nakakuha ng 14 na puntos si Alex, samantalang si Mark naman ay may 22 puntos. Sa ikalawang laro naman ay nagkapalit na sila ng score. Masayang-masaya ang magkaibigan sa kanilang paglalaro. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Kung inyong naunawaan ang kwentong ating napakinggan, sagutin ninyo ang aking mga katanungan. Sino ang magkaibigan na bida sa ating kwento? Tama! Ang magkaibigan ay sina Alex at Mark. Saan naman pumunta ang magkaibigan na Alex at Mark? Tama ka na naman! Sila ay pumunta sa plaza. Ano ang ginawa ng magkaibigan sa plaza? Tama! Ang magkaibigang Alex at Mark ay naglaro sa plaza. Nanalo ba ang magkaibigan sa kanilang paglalaro sa plaza? Si Alex ay nanalo ng tiket, samantalang si Mark naman ay hindi. Nung malaman ni Alex na walang tiket si Mark, ano ang ginawa niya? Tama! Kanya itong hinati sa kanyang kaibigan upang pareha silang makakuha ng laruan. Anong magandang pag-uugali ang pinakita ni Alex? Tama! Si Alex ay marunong magbahagi o mapagbigay. Kung kaya't gayahin natin siya, ha? Balikan natin ang kwento. Ilan ang tiket na naipon ni Alex sa kanyang paglalaro? Tama! Siya ay nakakuha ng 50. Ilan naman ang kay Mark? Si Mark ay walang nakuhang tiket. Ano ang kabuuang bilang ng tiket na kanilang nakuha? Kung ang sagot mo ay 50, tama ka! Anong property of addition ang pinapakita nito? Ito ay identity property o zero property of addition. Bilang pasasalamat kay Alex, inaya siya maglaro ni Mark ng basketball. Ano ang naging puntos nila sa unang nilang paglalaro? Si Alex ay nakalabing apat na puntos, samantalang si Mark naman ay nakadalawamput dalawang puntos. Ano ang kabuuang puntos sila sa unang laro? Sila ay naka-36 na puntos. Ano naman ang naging puntos sila sa pangalawang laro? Sa ikalawang laro ay naka-22 puntos si Alex, samantalang si Mark naman ay naka-14 na puntos. Ano ang napansin nyo sa kanilang score sa pangalawang laro? Tama! Nagkapalit lamang sila ng puntos. Magbabago kaya ang kabuuang bilang ng kanilang puntos? Tama! Hindi ito nagbago. 36 pa rin ang sagot kapag ating pinagsama ang kanilang mga puntos. Ano nga ulit ang tawag sa property of addition na ito? Tama! Ito naman ay commutative property. Tunay ngang naunawaan mo ang ating kwento at nagamit mo rin ang ating aralin. Sa araw na ito, inyong natutuhan ang tatlong properties ng addition. Ito ay ang commutative, identity, at associative property. Ang commutative property ay paraan sa addition
kung saan ang mga adens ay maaaring magpalit ng pwesto, subalit hindi pa rin magbabago ang sum o sagot. Ang identity o zero property naman ay nagpapakita na ang isang adend ay zero at anumang bilang ang idaragdag sa zero, ang sum ay ang bilang pa rin. Ang associative property naman ay binubuo ng tatlo o mas marami pang adends na kung saan ang dalawang adends ay pinapangkat sa pamamagitan ng parenthesis saka idaragdag sa iba pang adends. Nagpapakita din ito na hindi maaapektuhan ang sum mabago-bago man ang pangkat ng mga ito. Naway, may natutuhan kayo sa araw na ito. Muli, ako si Ma'am Frances, ang matuwaing guro na matutulungan kayo sa ating aralin sa matematika. Hanggang sa muli, paalam!